Alright, what's up mga bro? Nakabili tayo ng bagong helmet. Ayan. Scorpion helmet. Galing sa Sec Moto Supply. Sa Sec Malolos. Tapos bumili din ako nito para ma-set up pa natin ng, ano, ng action cam itong bago nating helmet. Ayan. Ayan yung bagong strap mount ng Telesin. Mamaya pakita ko sa inyo. Unahin ko muna yung bagong helmet natin. Ito yung bago nating helmet. Ano siya kasamang box eh. Ano yung box. Pero okay lang yan. Kasama naman yung ganyan, yung ano niya. Carrying bag. Protection bag. Ayan. Scorpion. EXO 510 Air. Ayan yung bago nating helmet. Ganda, no? SRP niya is 10,500. Tapos nakasale sila ng 60%. No, sobrang mura ko nabili. 4,500. Actually, dapat di ako bibili talaga ng helmet eh. Nakita lang namin to. Kaya binili ko na. Sobrang mura niya. Limited stocks nga lang. Tsaka limited sizes. Tsaka designs. Pero sobrang steel nito. Nung presyo na to. Sobrang mura niya. Para dito sa helmet na to. Papakita ko sa inyo yung features ng helmet na to. Sobrang loaded ng features to. Napaka-solid nito. Alright, ito na yung Scorpion helmet natin. Atin to. Polycarbonate yung shell niya. Tapos dual density yung EPS liner sa loob. Mamaya papakita natin. Yung visor niya ito. Anti-scratch. Tapos meron na siyang insert na anti-fog sa loob. Kasama na yan. Libre na, kasama na sa ano, sa anong binili ko. O, pinakabit ko na rin yung anti-fog. O, nagamit ko na rin to actually. Talaga hindi siya nagpa-fog kahit ano. Kahit huminga ka na huminga, kahit gabi. Hindi siya nagpa-fog. Tapos helmet specific yung anti-fog insert niya. O, para talaga dito. Tapos yung visor niya, pwede mo siya ilock. Ito. Bawa, papatakbo ka na mabilis. Kung naka-big bike ka, 200 kilometers per hour plus ang takbo mo. Yung pag nag-shoulder check, mubo ka yung mga visor. Eh. Ayan, pwede mo na ilock. Ayan, hindi mo niya matatanggal. Ayan, para ma-release mo. Ayan. Tapos, syempre, dual visor siya. Ito. Yan yung visor niya. Inner. So, ito pala ang visor na to. Nakikita niyo ba to? So, yung sun visor niya, adjustable siya. Pwede mo siyang itaas, pwede mo siyang ibaba. So, tatlo yung position niya. Yan, no? 1, 2, 3. So, yan, lowest setting yan. Pinamababa siya. So, depende sa preference mo, pwede mo siya adjust. Gamit ka lang nito. Yan. Pansinin niya, mas tumaas na siya. Yan. Pag sinagad mo, mas mataas pa siya. Depende yan sa preference nyo. Siguro, depende sa ilong nyo kung malaki, ganun. Ano? So, ako okay na ako doon sa pinamababa. Ayan. Lowest setting ng inner visor niya. Ayan, yung dual visor. Tapos, sa vents naman, ayan. Dalawa yung position niya. Ayan, dalawa. So, yung unang position, para yan dito. Sa vents dito sa may harap. Ayan, yung dito. Para yan sa demisting, halimbawa nagfa-fog yung helmet mo. Pero dito nga sa case nito, meron na siyang anti-fog insert. So, halos hindi mo na papakinabangan yung feature na yon. Tapos, yung pangalawa niyang position na yung sa guard, fully open. Meron naman siya dito ang dalawang ano, butas. Yan, dyan naman na lumalabas yung hangin. Yan, para sa baba mo yung hangin. Top vent, meron din. Yan. Dalawa din yung position niya. Ito, yan. Tapos, agad. Ayan. Tapos, meron din siya dito. Dalawa. Ayan, ito. Ipindutin mo lang to. Saka ito. Ayan, naka-open siya. Ang ganda, no? May sungay. Ayan. Ayan, mga vents na yan. Meron siyang exhaust sa likod. Ito yung vent niya sa likod. Or yung exhaust vent. Yung sa mga harap kasi, yun yung intake. Pag yun yung papasok sa helmet, tapos dito siya lalabas. Lahat. Ayan, dyan. Pag ganun. Tapos, equipped din siya ng air fit system. So, kung familiar kayo dun sa, ano, sa KYT na Vendetta yata yun.
meron siyang air pump dito. Tanggalin natin tong ano, tong chin curtain. Makita nyo. Ayan, chin curtain niya, meron din siyang velcro para hindi siya matatanggal. Para mas may velcro. So yan yung air pump system niya or yung air fit system, yun yung tawag nila dito. So papump mo lang yan na ganyan. So, meron niyang dalawang parang bladder dito sa dalawang cheek pads. So, may loob. Ayan. Para makustom mo yung fit. Ba, kung medyo maluwag sa'yo. Pero dapat hindi ka bibili ng helmet na maluwag sa'yo. At sobrang fit. Kapag lang yung bawa, lumuwag na yung helmet mo. Ayan. Magagamit mo yan. Para custom fit. Ayan. Papump mo lang yan. Ito. Tapos. Tapos pindutin mo lang ito para ma-release yung air. Ayan. Ayan o. Ano yung air niya? Ito rin pala. Meron pa siyang manual o. Yan ang pakita mamaya. Mamaya, check natin to. Tapos ito pa yung magandang feature nito. Meron siyang emergency, ano, pwede mo siyang ilain. Halimbawa, kung ma-aksidente ka, huwag naman sana. Pag yung may emergency personnel, pwede nilang hilahin yan. Hilahin na nila yan. Minsan kasi, kailangan hindi magalaw yung leg pag na-aksidente. Ito, pwede nilang hilahin yan para mabilis nilang matanggal yung helmet. Ayan. So, itong feature na to, sa mga high-end na helmets na to eh. Kaya, sobrang ganda talaga itong helmet na to. Sobrang daming features. Para sa presyo niya. So, tapos yung strap niya, ito, yung retention strap. Ratchet type siya. So, yun yung normal na, ano, strap. Helmet strap. Ayan. Mas madali siyang tanggalin. Actually, may dalawang version ito eh. Itong Scorpion. Kasi ito, European version. Meron silang American version. Yung gamit na retention strap nun, double D-ring. So, yung European version, ito nga, ratchet type siya. Tapos yung visor ng US version, ano naman siya? Built-in na yung anti-fog niya. Hindi na siya anti-fog insert. Yung difference nila. So, yung US version, ang tawag nila doon, o yung pangalan ng model, EXO T510. So, yung European version naman, EXO 510 Air. Ngayon, tanggalin naman natin yung mga paddings niya para makita niya yung loob, yung internals. Simulan natin dito. Ayan, meron lang siyang ayan. Lain lang natin. Naku, tatlo to eh. Dalawa? Ayan, dalawa lang. Silain lang natin dito. Ayan yung paddings niya. Meron din siyang ano, reflector. Tapos ang tawag nila dito, Quick Wick 2. So, antimicrobial siya. So, hindi naglalatiti yan. Narang na-absorb niya yung mga germs. Tapos yan, pwede mo rin siyang installan ng intercom system. Ayan, meron siyang slot para sa speakers ng intercom. Ayan, balak din namin lagyan yan. O yung latest model ng EJAZZ, yung Q7. Yun, order kami nun eh. Yung gamit namin kasi dati yung ano, V6. Siyempre, upgrade na rin. Ayan, diyan ako i-install yun pag dumating. Install natin dito. Tapos sa bagong helmet niyo, BR, hanap kami. Tanggalin din natin tong lining sa ulo. Ayan, meron din siyang. Tapos ito, parang yung mga normal helmets din. Meron siya dito ang ano. Ilayin mo lang. Ibabaw. O yan. Para matanggal nyo to, tanggalin nyo lang tong tatlong snap. Yan. Yan ang tatlo yan. So, tanggalin yung snap, ilayin nyo na lang. Yan. Madali lang siya. Ito yung lining niya sa loob, yung foam. Ganda ng quality, oh. Grabe. Tapos yan yung EPS niya. Dual density EPS liner. Ang lalim, oh. Sobrang lalim niya. So, maganda yan sa ano, ventilation. Ventilation ng helmet sa loob. Sobrang lalim ng grooves. Oh. Pakaganda ng quality pala nito. Grabe. Solid. Meron siyang actually ano, month and year. Ayan. 26-08-2019. QC Pass. 2019 to. Itong helmet na to.
Tapos yan, meron din siya ditong brand name. Scorpion EXO. EXO yung ano, yung model. Or series. Certification, ayan. ECE 22.05. Tapos meron siyang ICC sticker. Ayan, tapos sobrang gaan pala nitong helmet na to. Parang kasing gaan siya ng mga single visor na helmets. Ayan, 1,500 grams. Ayan. Positive or negative 50 grams. So, sobrang gaan niya. Para lang siyang single visor. Pero ito dual visor. Tapos ito yung ano, model name. EXO 510 Air. Ito palang user manual niya. Ayan, dyan mo makikita yung kung paano bakalasin yung mga linings. Tapos yung mga details niya. Ayan, yung mga features. Ayan. Binasa ko na rin ito kaya medyo alam ko na eh. Ayan, yun laman ng user manual. Tapos meron din siyang 5-year warranty pala. Hindi ko nabanggit. Pwede mong ibalik niya kung ano. Nung nagka-problema. Galing, no? Ayan, oh. Pati yung pagtanggal ng ano, inner sun visor. Ayan, ang tawag nila dyan, speed view. Sun visor removal. Ayan, lining. Ayan, pati yung air pump niya. Yung air feed system. Ayan, galing, no? Kompleto. Si iba-ibang language na. Ngayon, itong visor alisin natin. Angat lang natin yan. Tapos kita nyo to. Push lang natin yan. Kailangan naka fully open yung visor. Ayan, ganun na siya kadali. Tapos pagkakabit mo naman yung visor, ayan, tapat mo lang dyan. Kailangan fully open din. Tapos pindutin mo lang siya dito. Diba? Ganun kadali. Ang dali nyo tanggalin. Tanggalin natin. Ang ganun din sa kabila. Ayan, tanggal na yung visor niya. So, ang ganda ng visor mechanism niya. Sobrang simpleng tanggalin at ikabit. Ayan naman yung kasama niya na anti-fog insert. So, kasama na yan nung nabili ko to. Pinakabit ko na rin. Testingin natin. Wala, ayot nyo nyo. Hindi nagpapag. So, sobrang galing nito na anti-fog insert. So, maganda to, magagamit mo to sa mga malalamig na lugar. Misa pag mabiyay ka ng ano, madaling araw, hindi misa nagpapag yung helmet mo. Ayan, di ba? Solid. Bakit? Ayan, dito naman tayo sa Telesin na strap mount or chin mount para sa action cam natin. Ayan, action cam. Hero 4 or Hero 5. Ayan, pwede. Unbox natin to. Bagong strap mount ng Telesin. Bagong model. Lagi ko rin yung link nito sa description. No? Kung gusto nyo umorder, pwede nyo umorder sa Shopee or Lazada meron. Kasama pa siyang ano, stickers. Oh. Solid. Oh, ganda ng stickers ng Telesin. So, nabili ko to ng 450 pesos. Ayan. Ayan siya. Ito yung mount. Tapos may kasama siyang thumb screw. Ayan sa loob. Laki nyo, oh. Malaki siya. Taba. Maganda yung quality niya, no? Kita nyo. Ayan. Tapos yung material niya, yung plastic niya. Ano siya? Hindi siya yung normal na malutong. Parang nylon siya, eh. Yan ang nabasa ko, eh. Nylon yung material. Tapos silicone. Ito, food grade silicone. Ano, kapal, oh. Tapos meron siyang parang anti-slip na ano, na tabs yan, no? Parang kakapit siya. Lambot siya, eh. Parang hindi dudulas yung helmet mo. Hindi siya alog. Tapos ang kapal niya. Ang ganda siguro, meron black nito, no? Yun lang, orange. Pero okay naman. Maganda naman siya. Tapos ito, ayan. Stainless. 304 stainless. Tapos yan, brand name, Telesin. Tapos ito nga yung kasama niyang thumb screw. Laki niya, oh. Taba. Para yan dito. Yan, dyan may mamunti yung action cam mo. Tapos, meron siyang strap. Yan, ito yung strap niya. Dalawa dito. Tapos, sa ilalim. Yan, naka-fix na siya. Fix na yung strap niya. Hindi na siya maalis. Pati ito. Maganda yung quality. Na-try ko na to, eh. Hindi siya, ano, mahalog. So, dito yan natin i-install sa bago nating helmet. Yung Scorpion helmet natin. So, pwedeng ganyan.
Depende sa inyo, pwedeng ganyan. Depende sa klase ng helmet din. So, sa preference nyo na yan or sa helmet na gamit nyo. So ito, ganito yung magandang fitment nya. Yan dyan. Problema lang dyan, hindi mo na nabubuksan itong vent dito, yung mga access. Kasi naharangan na siya eh. Pero okay lang yan. So yan, ganyan siya. So set yung strap nya. Install na natin. So, para ma-install natin to, kailangan wala yung chin curtain. Meron may mga helmet na walang chin curtain. Pero pwede mo rin siya actually bubutasan mo dito eh. Kung gusto mo. Pero hindi ko naman lang muna lalagay ito. Install na muna natin itong strap mount. Kunin nyo ito, yung una, yung nasa ilalim. Pasok sa loob. Tapos, itong strap, pasok nyo yan. Yan na siya kadali. Mamaya natin i-fix. Pakita ko lang sa inyo. So, ito naman isa. Pasok nyo rin sa loob. Tapos, pasok nyo dito sa strap na kabila naman. Yan, ganyan. Yan ang itsura nya. Ayusin ko lang para maganda yung fit. Ayan, ganyan na siya kadaling ikabit. Diba? Kita nyo. Strap lang siya. Ang maganda rito, pwede mo siyang alisin. Hindi siya naka-fixed. Kagaya nung ibang helmet ko na naka-fixed na yung mount niya. Pwede mo siyang gamitin sa ibang helmet. Ayan, maganda siya. Hindi siya na dulas, oh. Ayan, try natin kabitan ng action camera. Ayan. Hero 5. Ayan, okay naman yung angle niya, oh. Para sa akin, ha. Sakto lang yung angle niya. Ayan. Tama lang siya, no? Ano, kaganyan. Kung sakto lang to, yung angle niya. Yan yung sagad niya, na ganun. O, magdidepende naman yan sa helmet nyo. Yung fitment niyan. So, flexible yung setup niya. Pwede nyo mabaligtarin rin. Yan. Try mo natin yung Hero 4. Ganda ng thumb screw. Ang kapal. Yan talagang, alam mo, hindi siya malutong, eh. Ganda nung plastic material. Ayan nga, nylon. Ayan naman yung Hero 4. Ayan, maganda rin yung angulo nyo. Ito, mas flexible yung angulo. Mas manipis kasi ito eh. Pwede magiging ganyan, ganyan. Ayan, ganyan lang kadaling i-set up yung bagong Telesin na shin mount. Ayan o. Ako na nagbablog kayo. Kahit hindi kayo nagbablog. Kung meron lang kayong dashcam. Ayan, mas madali ito, diba? From helmet to helmet, pwede mong ilipat. Discarte yan mo na lang, madali naman. Tsaka maganda nga siya, hindi siya maalugo. Anti-slip eh, yung parang ano niya. Tusok-tusok sa loob. Ganda oh. Ang kalugulog, tsaka yung strap niya, ang ganda. Maganda yung velcro ng strap niya. So, itong velcro. Makapit siya. Hindi siya cheap quality. Kaya kita nyo, sobrang kapal niya. So, ito kasi mas flexible nga. Kasi kita nyo yung design niya. Nagbe-bend siyang ganun. Ang tawag nila dyan, moth design. Para siyang yung moth. Ano yung isa, ano? Mga lampshade. Ayan, testingin natin bukas. I-test ride natin. Test natin itong bago nating helmet. Itong Scorpion EXO 510 Air. Tapos itong bago nating chin mount. Para sa action cam natin. Vlogging setup. Setup ako na ito ng ano, mic. Tapos test ride na natin. Alright! Alright, what's up mga bro? Bigyan ko kayo ng review nitong bagong helmet natin. Grabe, init. Whew! Dito tayo ngayon sa Petron. Nag-vlog din ako eh. Binigyan ko ng review itong ano, side mirrors ko. Ngayon, bigyan ko naman kayo ng review nitong bagong helmet natin. Tsaka itong Telesin na chin mount. Binigyan pa yung wind noise. Siyempre, nakabukas yung ano eh. Visor eh. Yan, pag wala kasara yung visor. Yan. Di siya ganun kaingay, no? Compared sa dati kong mga helmet. Sakto lang. Sakto lang siya. Di siya over the top quality na sobrang tahimik. Right, so unang napansin ko dito, sobrang gaan talaga niya. As in, sobrang gaan. Sobra. Sarap gamitin, di nakakangalay kasi nga ang gaan eh. Kaya tama-tama yung fit sa akin. Size pala nito medium, ano?
Kaya tama yung fit. Medyo na break-in ko na. Medyo nakahulma na sa akin yung ano, yung mga foam. Kaya ang ganda na ng fitment niya. Takbo natin na mabilis para marinig nyo rin kung ma-wind noise. Ito nga pala, tinanggal ko yung chin curtain. So, dapat ano yan, mas maingay yan compared sa merong chin curtain. Pero tingnan natin, makikita nyo. Actually, na-ano ko na yan eh, na-testing ko na yan eh. Ilang beses pa lang naman. Okay naman yung wind noise, hindi siya ganun kalakas. O, tahimik din siya na helmet. Hindi siya yung kasing tahimik na mga sobrang ano, mga showy ba na helmet. Yan talaga tahimik eh. Ito, sakto lang. Yan, takbo tayo ng 100. Pakinggan nyo, open yung vent sa taas ha. Malakas ba siya yung wind noise. Tapos walang chin curtain. 104, takbo natin yan. Cruising tayo ng 100. Mas tahimik siya dun sa helmet ko na NHK. Yung NHK ko nga, tinakpan ko pa yung vents nandito eh. Meron yung vents dito. Tinakpan ko siya para hindi masyadong mas mahangin. Ito, mas tahimik to ng konti sa NHK. Ang panalo talaga dito yung features niya eh. Sobrang loaded ng features. Talagang panalo ka, sulit na sulit yung ano. Tapos nabili pa natin ng mura, di ba? Actually, kahit hindi naka-sale to eh, sobrang steal ng price eh. Sa features ng helmet. Napaka-solid. Woo! Sarap gamitin. Solid, napaka-solid itong helmet. Masarap nito sa long ride. Tahimik niya eh. Mas lapat na lapat yung ano, mga paddings. Kaya niya, meron pang air fit system. Ba, kung binrake niyo tapos medyo lumuwag na, pwede niyong isikipan yan ulit. Gamitin niya lang yung air pump. Ito, na-access ko naman yung air pump niya. Oh. Pakinggan niyo. Yeah, mas migip na ulit. Pindutin nyo lang yung air pump. Kailangan high speed tayo para tested na tested sa wind noise, ano? Let's go! Sarap, bumira! Lakas ng hangin, no? Open vents yan, ha? Init kasi eh. Actually, hindi ko na sinasara yung vents eh. Kaya yeah, pag nakasara yung vents, hindi ako may difference. Itong vents sa harap, nakasara talaga kasi gawa nung ano, telesin na chin mount natin. Sinira ko na yung vents niya sa harap. Ayan, yung may difference. Sana ulit natin. Masanay ako ng mahanginan yung ulo ko eh. Kahit mabilis yung ano, andar. Napaka-solid itong helmet na to. Scorpion. So nga pala, pwede mo rin siyang gamitan na ano, ang shades or salamin. Kapag nagsasalamin ka, kailangan mo nung salamin. Pwede siya. Hindi siya maiipit. Meron siyang slot na ano, or fit siya sa mga salamin. Yan. Kaya okay din itong helmet na to. Yung mga nagsasalamin. Yan. Sakpang-sakta yan sa inyo. Pero kasi mga helmet na ano eh, hindi siya pwede na lagyan ng salamin, naiipit or umiipit sa ano nyo, sa ganito nyo. Ito pwede, hindi maiipit, sakto yung fit niya sa salamin, pwede siya. Okay lang siguro, no? Wala na akong masasabi sa helmet na to eh. Napaka solid talaga, sobrang solid, ah, sobrang gaan. Sobrang daming features, wala, talagang ano, matindi tong helmet na to. Sobrang sinuwerte tayo dito, nakita natin. O, check nyo yung ano. Punta kayo doon sa Sec Moto Supply. Hindi ko lang alam kung lahat ng branch naka-sale ah. Kasi yung nabilang ko nga nito sa Sec Malolos. Pero feeling ko sale din naman siguro sa ibang branch nila. Yung mga Scorpion helmets lang. Ano. Alright, review ko naman tong ano. Bagong telesin chin mount natin. Na-testing ko na rin yan, syempre. Bago ko pakita sa inyo.
nakuha muna kung maayos yung footage niya, kung hindi umaalog, kung stable naman. So far dun sa mga test rides ko na ginamit ko to, maganda, hindi siya maalog, stable yung footage. So hindi nag-slip yung silicone niya, so, maganda talaga, okay. Ayan, testing na rin natin naman ng high speed, di ba? Kaya okay na siya sa stability, ano? Ganda yung kapit, hindi dumudulas. Solid din to, telesin. Bagong design. Downside nga lang yan, hindi ko na siya masasara yung ano, visor niya ng sagad. Meron siyang space na kapraso dito, hindi siya masisil ng ano, sagad na sagad. Same strap niya, nakandito eh. May lang downside ah, pero no big deal naman. Hindi naman ako napupuweng na pumapasok yung hangin sa ano. Wala naman ganun, normal lang. O siguro depende na rin siguro sa ano, sa helmet nyo. Ewan, maganda tong helmet ko, no? Ay nako, pero napaka solid yan, kahit hindi mo nasasara ng sagad yung ano, yung lens mo, hindi ka mapupuwing. Kaya okay na okay. Tapos yung chin curtain naman, pwede mo naman siyang ilagay eh, kasi bubutasan mo nga lang. Pero ako, pinag-iisipan ko pa eh kung anong plano ko. Bubutasin ko ba yung chin curtain o hayaan ko na lang na walang chin curtain. Kasi parang okay naman eh, hindi naman siya ganun kaingay. Parang tinry ko na yung ginamit ko lang tong helmet na may chin curtain, hindi pa nilagay ito. Parang alas same lang ng wind noise level, minimal lang siguro yung difference. Kaya okay lang para sa akin. Para sa akin ha, depende naman sa preference nyo yan eh. And loop tayo para ano, solid. Napa-take out ako ni OBR eh. Take out daw ako ng popcorn. Alright, sarap nun. Drop. Yeah, medyo madagulog yung daan dito eh. Oo, oh, mula na naman. Bilisan na natin. Ano, makarating na tayo ng SM. Basta hangin, no? Woo! Yan, napaganda nitong telesin na to, telesin mount, solid. Oh grabe, lakas ng hangin. Yan, matesting natin ang high speed, ano? Tingnan nyo kung maalog. Pero maalog dito eh. Yung camera ko pala, walang stabilization to. Parang leg ko lang yung gimbal. Bukayan yung footage. Yan. Pakita ko sa inyo. Natrot tayo. Ay, medyo mabilis na yung takbo na natin na yan. Tsaka medyo malubak nga dito. Hindi siya asfaltado. Pakita nyo naman, hindi yan dumudulas. Ganda yung ano niyan, kapit niya. Meron silang ano eh, meron silang ano, tawag nila, non-slip granules yata. Non-slip pellets pala, pellets yan. So yun yung nagpe-prevent na dumulas yung ano, yung silicone. Kaya kapit na kapit siya, hindi siya gagalaw. Tapos maganda nga yung quality ng ano, nung strap niya, yung velcro strap. Ganda ng quality, hindi siya madaling matanggal. Yan. Sinetapan ko na rin ng ano, ng mic. Yan, lapel mic. O ito yung ano, yung GoPro cable na genuine or original na GoPro cable. Yan, nagamit ko na ulit. Yung combo cable ko kasi nasa isang helmet eh. Ito, nagamit ko yung mic adapter, tapos nagamit ko yung lapel mic, yung galing kay M3 Moto din. O, shoutout kay M3 Moto. Solid na naman. Gamit na gamit lahat ng mga items eh, no? Yung lapel mic, generic lang itong lapel mic na to, pero ang ganda ng quality. So yung quality ng plastic din, napaka solid din. So good job sa telesin para sa dito sa mount na to. Hindi siya malutong yung plastic, maganda. So nylon yung material, nylon material yung plastic, kaya maganda siya. So meron mga generic mounts na malulutong yung plastic.
Ito yung dito ganun, nylon. Kita mo yung surface niya, tsaka yung ano niya, ang taba nung ano. Ito yung thumb screw, ang taba. Diba? Ito. Yan, taba ng thumb screw. Napakasoli. Minsan sumasabit siya eh, dun sa isa eh, sa Hero 5. Pero pwede mo naman palitan kung sumasabit, pero hindi naman siya ganun kaano. Feeling ko yung ano, Hero 8 tsaka sa Hero 9. Yan, baka hindi mo magamit yung thumb screw na to kasi makapal siya. Kasi yung Hero 9, maiksi lang yung ano niya eh. Tira! Abuti na ng ulan! Yaya, maulog ulit dito. Ede, ulan! Nakaw! Wazy yun ah. Shoutout bro! Paring Wazy. Kaya pinapagpagawa ko ng stickers. Yung stickers ka na ang Motobeast. Siya gumagawa nun, si Wazy. Solid yan. Ganda ng quality. Ah, let's go! Nalaglag na damit ah. Nangiya kang ulan ka. Kaya nagbablog ako sa umulan eh. Hassle. Oh, yung link pala ng ano, mga products. Nalagay ko rin dyan. Ah, itong Telesin mount. Maganda to. Ito yung bago nilang version. Yung US version nila ng mount or ng chin mount. Yan, interchangeable. Pwede mo siyang ipailagay sa ibang helmet kasi nga strap mount siya. Hindi siya naka-fixed. Tapos ang ganda ng quality. Paka-solid ng quality. Hindi dumudulas. Kita nyo naman yung sa footage eh. Nakita nyo yung boses ko nag-gargal-gal eh. Pero yung footage niya, hindi yan ano. Hindi yan ma-alog. Kahit walang stabilization tong Hero 4 ko ah. Siguro kung gamit nyo lalo ano no. Yung may stabilization na. Agayan ito, yung front cam ko, Hero 5. Talong walang alog yan. Nag-inabit niya sa ganitong strap mount. Wala ka alog-alog yan. Ako lang umaalog. Same lang din. Agayan ng mga sa ibang vlogs ko dati. Kaya yung mga mount ko nun yung naka-fix eh. Dalawang helmet, yung Spider tsaka yung NHK. Naka-fix yung mount na naka ano, epoxy mold. Ito, okay na ako dito. Ang ganda naman siya eh. Hindi naman siya umaalog. So, okay na. Hindi na kailangan ano. Hindi na kailangan i-fix. Although, yun nga. Hindi lang nasasara talaga yung ano. Yung lens. As in, chin curtain. Hindi ka nalalagay. Pero okay lang yun. Mga last day, walang tapusin ka na yung vlog. Alright, ride safe! Woo!